So full force po kagabi sa GMA Gala 2023 ang Tape Incorporated, of course led by yung magkapatid na Halusos, yung pong mga host ng GMA Eat Bulaga, at nandun din si Attorney Maggie. Yun. So baka makita ko siya sa Thursday sa unang hearing ng Tape at ng TVJ sa Marikina. O, pero kagabi po ay maganda naman yung mga nangyari. Okay? Kasi nandun yung mga taga It Showtime, yung maraming mga kapamilya stars, nandun sila Joshua Garcia, sila Vice Ganda, Ann Curtis. So it was a beautiful event kung saan nagsama-sama po yung pong mga kapuso at mga kapamilya stars. O mas maganda sana kung naimbitahan din si Bossing Vic Soto na may show din naman sa GMA, 'di ba, yung Open 24/7. So it was a missed opportunity by GMA to show na para sa kanila wala talagang station war. Pero baka ewan ko kung dinibdib nila yung ginawa ng Tito Vic and Joey na lumipat sa TV5. Ang nangyari tuloy, lumakas tuloy yung TV5. Nagkaroon tuloy ng kakompetensya itong GMA uli after po mawala ng ABS-CBN on air. So, yun, sayang lang. Maganda sana kung naimbitahan din si Bossing Vic. Hindi ko din naman alam kung pupunta si Bossing kung naimbitahan, di ba? Pero, anyway, yun po, ang isang sinabi din po nila ay wala daw makakapigil dun sa 44th anniversary celebration ng Eat Bulaga dyan po sa GMA. Okay? Nagsalita din po recently si Paulo Contis na nasa Melbourne, Australia dahil po sa kanyang bagong pelikula. At July 23, ngayong araw po, ang pagbalik niya sa Pilipinas at baka nasa GMA Eat Bulaga na siya by tomorrow. Eh, Monday. So, nagsalita po siya about doon sa ratings doon sa GMA Eat Bulaga. Yung isang araw na lumamang sila over EAT, ang sabi niya, "We're very happy kami naman na grupo sa Eat Bulaga. Ginagawa lang namin kung ano yung kinakaya namin. Thankful kami. Mahaba pang ano yan. Ayokong sabihin laban eh. Kumbaga, mahaba pang pang-entertain ng mga tao. Basta ako, we're just doing what we can hanggang kaya namin makapagbigay ng tulong at saya. Pag manalo, of course, very thankful kami doon." So, pahayag ni Paulo yan via Zoom sa DZRH. Ayun, at least ano siya? O ngayong araw, humble siya. May mga araw kasi palaban si Paulo. May mga araw, humble. So, sa nung araw na ito, siya po ay humble. Sumasagot dun po sa mga tanong. Tapos, ito, tinanong siya about dun sa celebration ng 44th anniversary ng Eat Bulaga. Sabi niya, "Definitely it will be very big. It will be very grand. Katulad nga po ng sinasabi ko lagi, yung sineselebrate po natin ay yung show. Sineselebrate po natin yung institusyon ng Eat Bulaga." Yun. Ito yung medyo malaman na sinabi niya. "We're not celebrating the past, we're not celebrating the host, we're celebrating the people who have been supporting the show for the longest time. Kami po ay taga-host lang ng show, pero ang i-celebrate po natin ay yung show, ika nga. We're not celebrating the past," sabi ni Paulo Contis. Yung institusyon daw ng Eat Bulaga yung sineselebrate. O, pero yun yung hindi magets nung mga nagtatanggol dito sa side nila, Paulo, na ang institusyon ng Eat Bulaga ay institusyon ng Tito Vic and Joey. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung dalawa. Kasi hindi naman nga magiging institusyon yung Eat Bulaga nang hindi dahil sa 43 years ng Tito Vic and Joey. Diba, pwedeng sabihin nila all they can na ang Tape, ang Eat Bulaga ay tungkol sa mga ordinaryong manggagawa namin, tungkol sa mga staff, writer, mga cameraman. O, pero nasan sila kagabi sa GMA Gala, 'di ba? Wala, puro mga artista din 'yung nandoon sa gala. Kasi 'yun naman talaga 'yon, sila 'yung nagdadala doon sa show, sila 'yung pinakamukha ng show. At ganun na din nga doon sa Tito Vic and Joey, na sila din naman talaga ang nagdala noon sa institusyon ng Eat Bulaga for 44 years, 'di ba? So, ang hirap talagang ang hirap talagang pag
dugtungin yung gustong mangyari ng Taipei to have a grand celebration ng 44 years, 'di ba? Kahit parang sinipa nila yung mga tao na who are responsible for the 44 years na yon. 'Di ba? Sabihin nila, hindi umalis naman yung TV, hindi, they were forced out eh. 'Di ba? Parang sino ba may gusto na umalis doon sa, 'di ba? Sa maayos na setup naman. Na maayos naman yung setup for the last 43 years and a few months, 'di ba? Pero yun nga, dahil nga parang they were being pushed out, binabawasan sila ng araw, so ganyan po ang nangyari nga. Tapos ngayon i-celebrate yung 44 years nang wala yung main reason kung bakit tumagal ng 44 years. So talagang medyo hindi ganoon kapasok yung pong pag-explain ni Paolo patungkol po doon sa anniversary. Diba? Like I said nga eh, mas maganda nga sana i-celebrate na lang 42nd anniversary ng tape. Diba? O, July din yun, o, pasok din yun. O, yun wala na tayong masasabi doon. Anniversary nila yun, di ba? Pero yung kasi importante yung ano eh, yung 44th anniversary Itbulaga, pero we're not looking at the past. Eh, 'di ba? Kaya ka nga nag-anniversary eh kasi sineselebrate mo yung 44 years. Pero anong nangyari instead of cherishing or instead of appreciating yung nagawa ng TVJ for 43 years, 'di ba? Parang hindi pa kumbaga na baliwala pa 'yon, na take for granted pa 'yon. Kaya umabot tayo sa ganitong sitwasyon. Yun. Pero ito, isa raw hiling ni Paolo ay makasalubong niya o magkita sila ng mga legit Dabar cards, lalo na si Tito Vic and Joey. Open daw siya sa posibilidad na isang araw makatrabaho niya ang ilang dating host ng Eat Bulaga. Ako, wish ko yon na magkasalubong kami. Ako, syempre, again, trabaho lang talaga yung sa akin. Wala naman talagang personalan yon. And I'm really hoping, to be honest, I'm hoping na makasalubong ko yung mga nauna sa amin, si Tito Sen, si Bossing, si Tito Joey. Siyempre, si Tito Joey, kumpare ko ngayon. Wish kong makasalubong sila, mayakap sila at makakwentuhan ko sila. Naniniwala ako na ang issue nila is with the production. Pero personally, naniniwala ako na wala naman sanang galit, kumbaga ngit-ngit between the hosts. Kung ano man yung problema nila with the production, sana naintindihan nila that we are just working. Ako talaga, I'm looking forward na makita ko sila, to be honest. Niwala naman ako kay Paolo, di ba? Niwala naman ako na hindi naman niya tinanggap yung trabaho na yan para bastusin ng Tito Vic and Joey. Trabaho lang din para sa pamilya. In-accept lang niya, trabaho din yan kasi Cebu araw-araw, di ba? Ang ganda ng offer dyan para araw-araw may trabaho ka. And, yun nga, tingin ko naman wala naman siyang intention na personally na bastusin yung Tito Vic and Joey. Kaso yun nga, merong mga pagkakataon na katulad nung anniversary na parang hindi talaga pasok eh, hindi talaga tugma eh. Pero anyway, yun po, this week, ako, ang dami mangyayari this week. 44th anniversary sa Sabado. Ako po, nasa TV5 ulit ako this week, so abangan nyo yan. Tapos, yung kaso, yun. Sa Marikina, abangan natin. Thursday yon. So marami pong mangyayari this week. Tingnan po natin kung saan papunta yung storya. See you po sa next video po natin guys. Mga Dabar Cards. Bye-bye.